Magandang gabi guys, ngayon mag-unwrap tayo ng RD. Ito siya. Bali, binili ko siya sa Shopee. Ito, lalagay ko na lang yung presyo. Ano siya, L2A7. Hindi siya Elite. Yan, nakaganito lang siya. Wala siyang ano, bubble wrap lang siya. L2A7 10 speed to. Tingnan natin. Ayan, ito siya. L2. Ayan, L2. Kasi sira na nga yung RD ko, kaya bumili ako nito. Ayan na siya. L2A7. Ayan siya. Okay, ito mas matigas to kaysa dun sa ano ko, sa torni ko, sa gamit ko ngayon. To matigas, ito matigas din. Alam nyo guys, kaya ako bumili sa Shopee, kasi sa totoo lang, nung pumunta ako ng Quiapo, nagtanong ako ng ganito. Doon ako nagtanong sa Latagan, sa may Quiapo banda. Kaso nga lang, ang benta nila nito, binibenta nila ako nito ng 800. Second hand na yon, gamit na siya, tapos yung spring nito kalawang na. Kaya nagdesisyon ako na bumili sa Shopee. Tinignan ko kung magkano yung presyo. Ito nabili ko siya ng 548 L2A7. Hindi siya Elite, pero long cage na siya. Na napakamura niya. Bali, okay siya. Di ko nga lang alam kung original ba to, pero ito siya. Ito, yung ano niya. Patayin natin yung ilaw. Ayan. Nangit pag walang ilaw. Okay naman siya guys. Ayan. Makinis na makinis. Kaya okay na okay siya. Para sa akin sulit na yung 547 ko, kasi doon sa Quiapo talaga, sabi kasi sa napapanood ko, mura daw yung Latagan sa Quiapo. Pero nung pumunta ako, ang mahal. Puro kalawang na siya. Ganito, L2A7 din siya, pero 800 benta sa akin, kasi 1-2 daw yun. Pero ganitong ganito din. Kaya ito okay na to. Para sa akin, napakatigas nung ano niya ito. Oh. Matigas yung cage niya. Papalitan ko na yung Shimano Torne TY500. Papalitan ko na siya nito. Kaya para sa akin, okay to. Okay na okay siya. Sulit sa 500. Ilalagay ko na lang sa description yung shop kung saan ko siya nabili. Siya guys, ito aluminum siya. Tapos ito aluminum, ito plastic. Ito aluminum. Yan. Ito may spring kasi sa loob kaya dumidikit siya, pero alloy ito. Ito din alloy. Yan oh. Kaso ito bakal. Bakal ito, parang plastic siya. Tsaka ito plastic. Plastic siya, pero matigas naman yung ano niya. Plastic, ito bakal. Ito bakal din. Ito plastic din. Ganon din to, ito. Tsaka ito plastic. Pero makapal naman siya. Buksan natin. Tingnan natin kung ano ba yung nasa lo, ano. Ayan. Ito pala, naka-fix pala siya. Ayan oh. Hindi siya pwede baklasin. Pero meron siya dito. Ayan oh.
ito. Diyan siya gagalawin para matanggal mo yung cage. Pero sa ngayon, hindi muna yan. Sa susunod na lang. Tapos ito, bakal. Bakal din. Ganon din to, tornilyo. Mga tornilyo niya, bakal din. Tapos ito, plastic. Ayan. Yan, ganyan siya. Ito. Yan, may grasa siya. Kaya smooth na smooth siya. Parang sa Shimano lang din to. Ganito din kasi sa Shimano. Sa Shimano Torne ko, ganito din siya. May takip lang. Pero papalitan ko to ng silver ring. Itong pulley na to, papalitan ko to. Ganon din dito. Pareho lang sila. Pero mas malaki yung butas nito. Sabagay. Ay, ito pala. Bakal na. Yan o. Yung sa taas, meron siyang bakal. Ito sa ilalim. Wala siyang bakal sa ilalim. Ganyan lang siya. Pero sa taas, may ano siya. Ito o. Yan, matigas. Yun ang nasa taas. Yan, okay na siya, okay naman siya. Ito, matibay naman yung pagka-plastic na to. Hindi naman to basta-basta mapuputol. Yan, 10 speed siya. 10 speed. Tsaka ano, mahaba na rin to, long cage. Yung capacity nito, hanggang 42 kaya niya. Pero susubukan ko pa rin. Gamit ko kasi ngayon, hanggang 32 lang. Pero sa susunod, titingnan ko kung kaya niya 46. Yan, okay naman siya. Yeah. Yun lang. To alloy. Siyempre, spring, bakal. Pero mas makapal yung spring na. Mas makapal yung spring nito kaysa dun sa Shimano ko. Sa Shimano Torne ko. Mas makapal to. Kaso nga lang, wala siyang grasa. Langis lang meron. Tsaka mas matigas to. Ganon din yung ano cage niya. Mas matigas siya kesa dun sa Torne ko. Yan. Okay naman siya. Susubukan ko na lang ulit. Update ko na lang kung maikabit ko na.